여기야! 여기야! 들어오셔도 돼요, 들어오셔도 돼요. 들 것 같고 깨. 잠깐만 있어요, 그때. 사진 좀 반대로 불러볼까요? 반대로 바짝 불러봐요. 좀만 더. Ikaw, you will go with them? Ayan po mga kabisdak, no, medyo intense ang mga kaganapan natin last August 8, 2 weeks din, almost 2 weeks ang nakalipas bago tayo nakapag-upload. So okay lang, at least nakapag-update din ako sa inyo mga kabisdak ba. So ang nangyari mga kabisdak is Friday ng hapon, tumawag si Binan kay Daddy Insoy na masakit, sobrang sakit daw ng kanyang ulo. So patatawagan ni Binan ni Daddy Insoy ang taga emergency hotline 119 para puntahan siya ng ambulansya, magpapa-admit si Binan sa hospital kasi hindi na daw niya kaya yung kasakit ng kanyang ulo ba. So ayun, ang nangyari is pagka Friday night, dumating sila doon sa hospital, doon lang sa aming bayan mga kabisdak. Pinauwi din siya kaagad ng doktor kasi ano guys, pagdating nila sa hospital, nawala din ang sakit ng ulo ni Binan. Ano, binigyan lang siya ng mga painkiller at kung sakaling babalik yung sakit ng ulo, binigyan lang siya ng doktor ng mga painkillers. Pero hindi na kami, ano guys ba, yung masakit na ulo ni Binan, yung pagsasakit ng ulo ni Binan is hindi na bago sa amin yan. Kasi si Binan po mga kabisdak is ang explanation ng doktor, gawa ng ano na si Binan ba, may edad na, matanda na, yun talaga, lumalabas na yung mga ano, mga sakit-sakit natin sa katawan. At itong si Binan, may history din kasi yan si Binan ng pagka-disgrasya, pagka-aksidente. Na ano yung kanyang ulo guys, nabagok sa semento kasi na-aksidente siya sa kanyang utubay. Nahulog siya sa kanal. Pero nung ipina-MRI is wala namang ano guys, wala namang ano sa kanyang effect daw yung pagka-aksidente niya sa ano. Walang effect sa kanyang utak or sa kanyang ulo. Pero ewan namin kasi ang resulta ng MRI, normal lang man daw mga kabisdak. So ang ano ng doktor, ang sabi is baka dala lang daw ng pagkamatanda ni Binan yung kanyang pagkasakit-sakit ng ulo. So yun, nagmi-maintain lang siya ng mga gamot at binigyan ng mga painkillers kung sakaling sasakit na naman ang kanyang ulo. So kinabukasan Saturday, yan po ang aming ginawa. Grabe man, kasobrang init man mga kabisdak pag summer dito sa Korea. So yan, madalas kaming pumupunta sa Sapa at pinapatry ko kay Little Insoy itong bagong ano niya ba, itong parang floats niya mga kabisdak ba. Pero parang ako ang mas nag-enjoy kaysa kay Little Insoy kasi natatakot man si Little Insoy guys. Yung kanyang gusto is yung flotation ring, yung parang donut, bitaw yun ang kanyang gusto. Hindi ko nadala kasi nga ito man ang pinatry ko na itong parang bed ba, floating na bed. Hindi niya bed mga kabisdak, so naglaro-laro na lang sila ni Daddy Insoy ng itong water gun. Na ano naman din siya mga kabisdak, na-enjoy din naman siya sa water gun pero hindi na kami nagtagal dyan kasi tumawag si Chagun Onina, on the way na daw siya galing sa Suwon City papunta dito sa bahay ni Binan dito sa amin sa Yanggu. Dumating si Chagun Oni mga kabisdak kasi nga kahapon diba si Binan is na-admit man sa hospital. Ay hindi man na-admit, uy kahapon pumunta yung tinawagan namin ng ambulance kasi si Binan is nalipong ba, ano siya, nahihilo, hindi siya makatayo. Tapos umuwi din sila kaagad pagka ano guys, pagkagabi, di ba hapon, mga alas 6 man, alas 6 sila dumating dito yung ambulance, mga alas 7. Umuwi sila guys, bumalik din sila dito sa bahay. Ano lang, binigyan lang ng mga ano guys, gamot. Hindi siya serious na ano, nahilo lang gawa ng matanda na si Binan ba. Dahil doon na payayari is, dumating si Chagun Oni kinabukasan. So kanina, 2 o'clock dumating si Chagun Oni. So ngayon is 5 o'clock. Hapon na, so magsalo-salo kami kasi nandito man si Chagun Oni, no.
Itong si Tiago Noni ang paboritong auntie ni Little Insoy mga kapisdak. At ang kanyang paboritong uncle naman ay si Gumubo, si Kun Gumubo ba, yung naaksidente sa pag-fishing-fishing kay na-slide sa mga bato. Yun po si Kun Gumubo. Pagkapag nandito yan si Tiago Noni ay hindi talaga yan lumalayo sa piling ni Tiago Noni yan si Little Insoy. So dahil mahaba na ang buhok ni Little Insoy, ang sabi ni Tiago Noni ay amod ang apugan, tatalian daw niya si Tiago, si Little Insoy. Kasi nga maraming pawis guys, pinagpapawisan sa sobrang init ba dahil sa pagkalikot-likot din naman ng batang to. Yan, parang babae na tuloy ang itsura ni Little Insoy. O diba, ganyan sila ka-close ni Tiago Noni mga kapsidak. Parang anak na ang turing ni Tiago Noni sa kanyang pamangkin. Love na love talaga ng mga sister-in-law ko itong si Little Insoy mga kapsda, kasi wala silang mga anak na lalaki. Pati si Kun Oni guys at si Kun Gumubo, wala po silang anak na mga lalaki. So ayan, parang anak na ang turing nila sa kanilang pamangkin, which is itong si Little Insoy. Ang napansin ko kasi dito sa South Korea mga kapsdak is mas gusto po nila ang, mas prefer nila ang lalaki, anak na lalaki, pamangkin na lalaki, basta lalaki mga kapsdak. Itong si Bianan, mas gustong gusto niya si Little Insoy kasi nga lalaki man. Pero ngayon na modern na ang ano guys, modern na ang society, ano na, pantay-pantay na babae at yung lalaki, pantay-pantay na yung tingin. Pero nga dahil matanda naman itong si Bianan, matanda na rin sila Kununi at Chagununi, mas ano talaga nga, mas prefer nila yung lalaki, lalaki na anak at lalaki na ano guys, pamangkin. Dahil alas 5 naman mga kapisdak, oras na ng dinner, no? Nag-request itong si Binana, gusto niyang kumain ng chicken kasi nga nandito si Chagununi. Oh, ito na, chicken. Nag-order si Daddy Insoy ng chicken. May chicken restaurant din kasi dito sa barangay namin mga kapisdak, no? So fast food, parang fast food siya mga kapisdak, take out lang. At si Chagununi is nagluto din ng mais. Oh, tingnan niyo ang reaction ni Daddy Insoy. Oh, hindi kasi yan, hindi niya masyadong bet ang chicken mga kapsdak. Ito si Daddy Insoy, ayaw niya. Ay, hindi naman sa ayaw. Hindi niya gusto po ang chicken. Anything na recipe ng chicken, ayaw niya. Yung sinugba, parang okay-okay sa kanya ang sinugba, pero hindi talaga, hindi, ayaw niya. Hindi bet ng kanyang sikmura ang chicken guys. Kumakain lang siya para ano, nakikibanding na lang siya sa amin, no? Kasi no choice man siya. Si Little Insoy tapos nang kumain, si Kuya Sadam at si Lungkoy ay nandoon sa aming bahay. Meron din silang chicken mga kapsdak, hindi na sila nakisabay sa amin, no? So nandoon lang sila sa bahay kumakain. Mas maganda talaga pag may anak tayo na babae mga kapsdak, no? During this time is na-realize ko talaga na ano, kailangan mo talaga ng anak na babae kasi iba mga kapsdak, o diba si Bianan, diba nung pagka nalaman ni Tiago Noni, nung nalaman ni Tiago Noni na na-admit si Bianan kasi nga sa masakit ang ulo, o dumiretso agad si Tiago Noni dito sa bahay. Oy, kahit pagkalayo ng Suwon City, 3 hours ang biyahe mga kapsdak, Suwon to dito sa amin sa Yanggo. Kasi nga nagawuri, iba yung ano guys, iba yung connection ng anak na babae sa parents mga kapsdak, no? Parang mas close. Mas close ang mga daughter sa ano, sa mga parents, kahit sa ama or sa ina. Parents, mas close. So, kailangan mo talaga ng anak na babae. Kasi pag anak na lalaki, parang ewan ko ba, uy. Parang mas matindi ba ang love ng daughter towards sa parents, no? Ito naman si Daddy Insoy is love din naman niya si Bianan. Kaso lang, ano, palaaway itong si, lagi nakikipagtalo itong si Daddy Insoy sa kanyang nanay, uy. Iba si Daddy Insoy, iba siya mag-show ng kanyang love sa kanyang nanay, pero love din naman niya ang kanyang nanay, mga kapisdak. Ang what I mean is, iba po sa aking observasyon, ha, iba yung intensity ba, yung level ng pagmamahal ng isang daughter, yung anak na babae sa kanyang nanay at tatay is, parang iba, mas iba yung mas intense po ang mga anak na babae. Yun lang po ang aking opinion mga kapisdak, ha. Kinabukasan, araw ng Linggo, Sunday morning ito mga kapisdak, papunta kami ni Daddy Insoy. Kami lang dalawa, ay hindi pala, kasama pa naman namin si Tiago Noni at si Little Insoy. Nandoon sila sa front seat, si Tiago Noni, si Little Insoy at si Daddy Insoy ang nag-drive. O diba, tingnan nyo si ano, o tingnan nyo si Tiago Noni. O hindi talaga napapagod sa pag ano, sa pag-ubo-ubo, sa pagkarga-karga kay Little Insoy, kahit malaki na si Little Insoy. So ayan, dito tayo sa ating munting, ano guys, pumpkin farm. Yan, nag-harvest na kami ng aming mga pumpkin para i-ano, ititinda, ipapaninda po namin itong ating mga pumpkin, mga kapisdak. Shout out ko pala si Ma'am, ano, Crystal, kasi nag-request si Ma'am Crystal na pwede ba daw i-vlog ko. Twice na yan nag-request si Ma'am Crystal ba na i-vlog ko daw yung pag-harvest namin ng chili. Yes, Ma'am, nakapag-vlog na po kami ng ano, pag-harvest ng chili, pero ito yung inuuna ko na i-edit kasi ito man yung pinaka-luma talaga na video, mga kapisdak. Sayang din
naman kung hindi natin i-upload, no? So, iuna ko talagang i-upload yung mga luma na na videos. Tapos, after dito is, yun na pong, ano, pag-harvest namin ng chili. So, antay-antay ka lang. Stay put ka lang dyan, Ma'am Crystal, ha? Kasi mag-upload din tayo ng ating chili harvest vlog. So, balik tayo sa ating pumpkin. First time po namin na magtanim ng, ano, guys, ng pumpkin. First time din namin ito magtinda ng pumpkin. O, di ba? Napaka-sweet. Napaka-sweet nila din. So, oy, talagang inaano niya ang aking, ano, oh. Ah, basta, yun, ano na yun. Kasi itong ano guys, itong mga pumpkin is napaka ano, may, yung ano ba, sa Bisaya pa o dapaw. May dapaw si Samang Kapsidak, so dapat magbalot na balot ka talaga. Ang hindi ko lang, ang sajup lang na udani is dapat nagabutas ako. Dapat parang, yan ba, sinusuot ni Dani, so nagabuts. Kasi madali po akong ano guys, madaling kapitan ng dapaw. Uy, oh, tingnan, ipapakita ko sa inyo next time kung ano ang nangyari sa aking paa, ha? Kasi hindi ako nagmidyas, hindi ako nagbuta. So yung may mga damo-damo man dyan na may mga tinik-tinik, nasabit yung aking paa, mga kabisdak. Uy, yun, nagkasugat-sugat yung tao ng aking paa. So dapat talaga pag pumunta tayo sa farm is dapat kumplito ang ating gear ba, yung ating OOTD. Dapat nakabutas talaga tayo, nakagwantis. Oh, nakagwantis naman ako, nakasumbrero, yung hindi ko talaga, nakalimutan ko lang talaga magbutas. Marami kaming harvest dyan, mga kabisdak, as in. Hapit mapuno ang ato ang truck. So possibly noong first week pa ng August ay dapat nag-harvest na kami dito sa aming mga pumpkin. Dahil nga first time pa man naming magtanim, mga kabisdak. So hindi namin alam, no, kung ready na ba itong harvestin or hindi pa. So nung nagpunta kami dito, binisita ni Daddy Inso is nakita namin na na-crack na. Nag-crack na yung iba dahil sa sobrang gulang na. O, tingnan nyo, mga kabisdak. Nag-crack na yan. So hindi na po yan mapapakinabangan. Hindi na matitinda kasi nag-crack na nga. Madaot na sila, mga kabisdak. May malinis din na sapa dito sa gilid ng aming farm, mga kabisdak. As in, sa gilid lang talaga yan. Parang mutabok ra ka sa kalsada. O, oh, yan na. Padahog ra ka diya. O, oh, pwede na ka diya manghunaw. Pwede ka ding uminom dyan, guys, kasi malinis po. Ang tubig na yan ay malinis. Galing po talaga yan sa bundok. Mineral spring water talaga yan, mga kabisdak. So, minsan dyan po kami umiinom. At kung nagapiknik kami dyan, kami kumukuha ng tubig na pinagluluto namin, mga kabisdak. O, tingnan nyo si Daddy Insoy. Parang maano pa, masurprise pa yan si Daddy Insoy. Kasi hindi niya alam na nag-video ako. Hindi lang masyadong halata. Oh, feeling fresh na si Daddy Insoy ba? So, ayan. So, tapos na po kami mag-harvest. Ikakarga na namin sa truck ang ating mga hinarvest na mga pumpkin. Si Chagun Uni muna ang in-charge kay Little Insoy. Doon sila sa kabila, mga kapsidak. Naglaro-laro si Little Insoy at si Chagun Uni doon sa may sapa. Gusto-gusto din kasi ni Little Insoy ang maglaro sa sapa. Nag-swimming-swimming sila doon. So, dinalhan ko talaga ng extra clothes si Little Insoy, no? Kasi alam ko na maglaro talaga yan si Little Insoy sa may sapa. So, napaka-thankful kami kasi nandito si Chagun Uni ba. So, ano, nakakatulong talaga ako kay Daddy Insoy sa pag-harvest ng mga pumpkin. Si Kuya Sanam at si Lungkoy, mga kabisdak, ay nandoon po sa ating chili farm, Kamulo. Kumbati sa sila dito pang-harvest sa ito ang mga chili. Kasi peak season po ng mga chilies ngayon, no? So, halos everyday po kami nag-harvest, mga kabisdak. So, Ma'am Crystal, paki-wait lang po sa ating chili harvest vlog, ha? Kasi nag-vlog na po talaga ako, mga kabisdak. Ito kasi inuna ko kay August 8 pa man ito, guys. Almost 2 weeks na ang nakalipas. Oy, so palot ulit. Sinabi ko na yan kanina, no? Mas maganda talaga kapag dalawa kayo dito nag-harvest ba? Kasi isa yung taga, ano guys, taga Itza, isa po ang taga Sao. O medyo gumagaan-gaan po ang trabaho ni Daddy Insoy. Kapag nakakatulong, nandito ako ba? Nakakatulong ako sa kanya. Dahil first harvest man namin ito, first tanim, first harvest, at first time din namin magtinda ng mga pumpkin. So, bago namin itinda, eh, syempre, tinikman ko muna pagkadating namin sa bahay is nag-utan. Nagluto po ako ng isang pumpkin kung tinanan ko kung masarap ba talaga, kung pwede bang i-sale ang ating ano guys, produkto, kung hindi ba tayo mapapahiya sa ating customer. Masarap siya, as in, mga kapsdak, walang halong biro. Kung sino ang gustong bumili ng aming pumpkin na nandito sa South Korea ay hindi po talaga kayo magsisisi dahil masarap po ang aming pumpkin char. Iba kasi ang way ng pagtinda namin sa aming mga pumpkin, mga kapsdak, iba po sa pagtinda namin sa chilies. Kasi yung ating mga chilies is pinapadala natin sa Seoul para i-bidding. Pero itong ating mga pumpkin is direct po ang aming contact sa aming mga buyers. May homepage po kami kung sino ang gustong bumili dito sa South Korea. May homepage po kami sa Neighbor Market, no? So yan po ang aming unang harvest, first harvest as of now is nakapangatlong harvest po kami ng ating mga pumpkin. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! Malapit na kasi ang birthday ni Little Insoy, mga kabisdak. In 2 days ay birthday na ni Little Insoy. So, today is Sunday, August 11. Nandito kami sa bayan kasi nga, bibili
nandito kami sa bayan kasi bibili ako ng cake para sa kanyang birthday cake na bili ko na siya kanina, guys. Hindi ko lang na-videohan no, kasi nga nagmamadali tayo kay kasama man natin si Little Insoy. Ipakita ko na lang sa inyo pag ano na, nasa bahay na tayo, pag nag-blow na si Little Insoy sa kanyang cake. Nakauwi na si Chagunoni kaninang alas 2. Tagasuwon man yun si Chagunoni, no? Bumisita lang siya kasi nga nabalitaan yung si ano si Bilanan ay kinuha ng ambulance, 'di ba, noong ano Friday. Pumunta man yung, 'di ba, noong Friday is pumunta man yung ambulance doon sa amin sa bahay ni Bilanan kasi nga ano nahihilo si Bilanan, hindi na siya makatayo. Chuya, busy si Little Insoy, kakain na kanyang snacks. And now is pumunta tayo sa ano, guys, para sa aming hapunan ay bibili ako ng burger. Chuya, sunja ba? Saka sa. Aja. Sunja ba sun? Sunja ba? At least once or twice a week, dinadala ko talaga yan si Little Insoy dito sa bayan para makakita siya ng, ano guys ba, mga maraming tao. Dahil gustong-gusto ng batang yan na makakita ng maraming tao, maraming mga bata, maraming sasakyan, maraming bahay. Para hindi bito siya maihas kasi kapag doon sa aming bahay, mga kabisdak, kuliglig lang ang maririnig mo doon na mga ingay. Mga ingay lang na mga hayop at mga insekto. So yan, para di maihas ang atong anak, kailangan din natin makipag-socialize dito sa bayan, no? Although Monday through Friday ay nandoon man yan si Little Insoy sa school, may mga raming bata man din doon, mga kapsidak, iba pa rin yung nagabihay-bihay bidaw sila, iba pa rin yung pumupunta sa mga restaurant, pumupunta sa mga stores, makipagsalamuha sa iba, dagdag learnings din nila, mga kapsidak. Dahil wala man akong mahanap na space for parking, so ayan, medyo malayo ang ating, ano guys, pinarking ang ating sasakyan, kaya ayan, naglalakad na lang ang person, oy siguro mga 1.5 kilometers po ang ating nilalakad. Dahil kapag ganitong rush hour, no, ay expected na talaga na punuan talaga mga parking space. So ayan, naghihintay lang kami ng aming order. Nandito din si Little Insoy, syempre, oh, behave ang bata, oy. So pinapakita ko lang sa inyo yung mga rushes natin gawa nang hindi tayo nagabutas doon sa pag-harvest ng ating mga pumpkin. So ito po ang ano guys, restaurant, parang ano lang ito sa atin, parang Jollibee or McDonald's, oh. Number 62 tayo. Kadalasan ang kanilang ano dito is take out. Ano, medyo matagal kami naghahintay kasi nga, number 62, marami po nag-order mga kabisdak. Pero worth it din naman ang paghihintay kasi masarap po ang burger ng Mom's Touch. Chicken burger po ng Mom's Touch ay masarap. Isa sa mga paborito ko. So, ayun lamang po no, ang mga kaganapan natin last ano August 9, 10, and 11. And thank you so much for watching mga kabisdak. Please like, comment, and subscribe. Ingat lahat! See you on my next video!